pagtibolay ng sarili sa karamihan ay isang malinaw na tanda na inilalayo tayo nito sa katuturan ng ating buhay. Ang regalo, ang kapag tinitingnan din natin yung ating kapwa, maging sino man sila, ano man yung uri nila, bilang regalo. Doon tayo naging Peter politics, mabait at mabuting sistemang politikal at hindi mapait, hindi mapalakit. Again, tulad ng session in power, ay pinakayaman sa mga ang kanilang deklarasyon at kaso na ating mga Tutti siamo fratelli. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jason Balan mula po sa seminaryo dito po sa Balanga. At ngayong araw po ito, isang magandang pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin na talakayin at pagnilayan ang ikalawang encyclical letter ng ating Santo Papa na mayroong pamagat na Fratelli Tutti. At bilang panimula po ng ating talakayan at pagninilay, hayaan po ninyo ako na bigyan kayo ng kaunting pagkaunawa kung ano bang liham encyclical na ito at para kanino ba ito at ano ang nilalaman sa kabuuan. Nais ko lamang pong bigyan ng kaunting kaalaman ng bawat isa. Hindi ko po ipapaliwanag ng lahat sapagkat meron pong nakalaan lamang sa akin na dalawang unang bahagi na ibibigay ko po ngayong araw na ito at sama-sama po nating pagninilayan. At ating pong simulan, ang liham encyclical po ng ating Santo Papa ngayong 2020 ito ay naisulat at ito po ay hayagan ng ibinibigay at ipinababatid sa atin at ito ay sumisentro doon sa tinatawag na on fraternity and social friendship. Kapag ito po ay ating nilagay sa ating sariling wika, maaari po nating bigyan ng paglalapat na pagkakapatiran at pangmalawakang pakikipagkaibigan. Ano nga ba ang encyclical letter na ito na Fratelli Tutti at para kanino po ito? Ayon po sa sariling akda ng ating Santo Papa, ang Fratelli Tutti ang ikalawang liham encyclical niya matapos pong isulat ang Laudato Si. At ito ay sumisentro ang Fratelli Tutti sa pangmalawakang sosyolohikal na bahagi ng buhay ng tao, pakikipag-ugnayan, pakikipagkaibigan. At dahil po sa liham na ito, sa kabuuan, nais pong palawigin ng Santo Papa yung halaga ng pakikipag-ugnayan. Yung halaga, hindi lamang ng pakikipag-ugnayan, kung hindi yung halaga ng mismong nakikipag-ugnayan. At iyon po ay walang iba kundi ang tao, tayo pong tao na nakikipag-ugnayan sa bawat isa. Bunsod po ng liham encyclical na ito, hangad po ng Santo Papa na bigyan tayo ng isang malinaw na pagkaunawa. Paano nga ba ang tamang pakikipag-ugnayan? Paano nga ba ang tamang pakikipagkaibigan? At ano nga ba ang dapat taglayin ng isang taong nakikipag-ugnayan at nakikipagkaibigan bilang bahagi at malaking bahagi ng kanyang pagkatao? Ano po ito at para saan ito? Sinasabi ng Santo Papa na ito ay paunang pagbubukas sa kung ano ba ang dapat taglayin natin bilang tao sa ating pakikipag-ugnayan, sa ano pa mang uri ng samahan na ating kinabibilangan, maging tayo man ay kabilang sa sekular na buhay o maging tayo man ay kabilang sa relihiyoso at relihiyosang paraan ng pamumuhay. Ano ito? Sabi ng ating Santo Papa, una, pagpapahalaga sa ugnayan, pagtataguyod sa malawakang pakikipagkaibigan ng mga tao. Higit pa man sa pagpapaunlad ng pang-ekonomiyang aspeto ng buhay ng tao, ng buhay ng komunidad, ng buhay ng isang bansa at ng buhay ng mundo, higit pa man sa pag-aangkin ng mga armas pangdigma, higit pa man sa pagpapaunlad ng kabuhayan, ang nais bigyan din ng Santo Papa ay yung mapagkalingang pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya po, hayaan po ninyo akong ilatag ko sa inyo
ang nilalaman ng bawat yugto ng liham encyclical po na ito ng ating Santo Papa. Una po, ito ay binubuo ng 8 chapters. 8 yugto na bumubuo sa kabuang liham encyclical ng ating Santo Papa Francisco. Ang una pong yugto ay may titulong Dark Clouds Over a Closed World. Kapag ito po ay sinubukan nating isalin sa wikang Tagalog, isinasalaysay ng Santo Papa ang pangkasalukuyang kaganapan at hamon sa isang madilim na mundo na kinakaharap nating lahat bilang mga tao at kinasasadlakan nating lahat. Ang ikalawa pong chapter o ikalawang yugto ay mayroong titulong A Stranger on the Road. Dito binibigyang diin ng ating Santo Papa ang pagpapalawig ng mensahe ng The Parable of the Good Samaritan, na kung saan paano tayo dapat makitungo, paano natin dapat tingnan, paano natin dapat ituring ang bawat isa. Hindi lamang yung mga taong malapit sa atin, kung hindi maging yung mga taong hindi natin kauri, hindi natin kalahi, hindi natin laging nakakasama. Dito binibigyang diin ng Santo Papa yung halaga noong pakikipag-ugnayan sa mga tao sa anumang uri at aspeto ng ating pamumuhay. Ang ikatlo pong yugto ay may titulong Envisaging and Engendering an Open World. Dito, tinatalakay ng Santo Papa ang isang sensitibong hakbang at pagtingin upang lapatan ng isang makataong pamantayan sa pagtanggap at pagtatangi natin sa ating kapwa-tao. Ibig sabihin, dito sinusubukang talakayin ng Santo Papa na ibukas ang mundo sa bawat isa. Hindi lang ang mundo, kung hindi ibukas yung ating isip at puso upang tanggapin ang bawat isa. Ang ikaapat na yugto na nais bigyan din ng ating Santo Papa ay ang may titulong A Heart Open to the Whole World. Dito, binibigyang pansin ng Santo Papa ang hayagang pagbubukas ng puso natin bilang mga tao sa kapwa natin. Dito rin, nais bigyang diin ng Santo Papa ang halaga hindi lamang noong ating pakikipag-ugnayang pisikal, kung hindi pakikipag-ugnayang may kinalaban doon sa ating kalooban. At ang ikalima po ay may titulong A Better Kind of Politics. Dito'y nais siya sa ating maigi at linawi ng Santo Papa at magbigay ng ilang mga suwestyon at pagtatama hinggil sa kung ano ba ang tunay na dapat na maging adhikain ng isang tao o ng mga grupo ng mga tao na naglilingkod sa kanilang kapwa-tao. Maging ito man ay sa konteksto ng pamilya, maging ito man ay sa konteksto ng komunidad, maging ito man ay sa konteksto ng simbahan, maging ito man ay sa konteksto ng pakikipag-ugnayan ng mga bansa sa kapwa-bansa. Ang ika-anim na yugto po ay mayroong titulong The Dialogue and Friendship in Society. Ibig sabihin, magmula sa mga naunang mga chapters, ngayon ay mas pinapalawig pa ng Santo Papa yung pakikisangkot ng tao upang makipagkaibigan. Hindi lamang sa maliit na espasyo, hindi lamang sa maliit at ilang grupo ng mga tao, kung hindi ito'y paglabas ngayon sa mas malaki pang grupo ng mga tao na dapat din kaibiganin ng lahat. Ang ikapito pong yugto ay may titulong Paths of Renewed Encounter, pagpapanibago ng uri ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan para sa lahat ng tao sa buong mundo. At ang panghuli, ang magbubuod noong naunang pitong chapters, Religions at the Service of Fraternity in Our World. Ang malaking gampanin ng relihiyon, ng sinasampalatayanan at paniniwala ng mga tao, ang siya naman talagang magiging pundasyon kung paanong mapagbubuklod at mapagkakaisa ang lahat ng mga tao. Maging ikaw man ay Asyano, maging ikaw man ay Amerikano, maging ikaw man ay Italiano, ano ba mang lahi, ano pa mang pinagmulan, estado sa buhay at kasarian ang meron ka, ang relihiyon ang magiging susi natin. Hindi upang magkawatak-watak, kung hindi upang maging isa. Sabi nga ng dating Santo Papa na ngayon ay banal, St. John Paul II, that all may be one. That all may be one in the banner
of our Lord Jesus Christ. At sa kabuuan, ito po yung nilalaman noong liham encyclical ng ating Santo Papa na Fratelli Tutti. Sana po ay naintindihan natin, nasundan natin, upang nang sa gayon kapag nagkaroon po tayo ng interes na ito'y basahin at pagnilayan, magiging mas malinaw pa po sa atin kung ano ba ang nilalaman ng liham na ito para po sa ating lahat. Sa yugto pong ito, nais ko nang simulan yung bahagi na sa akin po ibinigay upang talakayin at pagnilayan. Samahan po ninyo ako sa pagninilay na ito at upang tayo magabayan. Ano ba talaga yung nilalaman noong unang dalawang bahagi ng liham encyclical ng ating Santo Papa? Alam po ninyo, madalas sinasabi ng mga tao sa panahon natin ngayon, mainam pang ako'y mag-isa na lang. Sapagkat sa aking pag-iisa, walang magdidikta kung ano ang gusto kong gawin. Ako ang masusunod sa mga bagay na gusto kong gawin. Ako ang masusunod anuman ang piliin ko. At kapag ako'y nagkamali, ako lang din ang sisisi sa aking sarili. Subalit, hindi natin namamalayan na ito palang mentalidad natin at disposition natin na gusto nating mapag-isa lagi. It is not always good to do. It is not always correct. Why? Because it takes us away from the context of a community. Kaya nga, kapag sinasabi natin at itinatanghal natin yung kasabihan na no man is an island, walang tao na dapat mag-isa. Walang tao na dapat pinipiling maging isa. Walang tao na dapat ay naiitsa puwera. Walang tao na dapat ay nabubuhay ng siya lang. Sapagkat bawat tao, anuman ang estado natin sa buhay, anuman ang kasarian natin, anuman ang pinaniniwalaan natin, anuman ang isinusulong nating adikain, ay dapat maging daan para tayo mabuklod at maging isa. Kaya nga, kung papansinin nating mabuti, dahil sa sobrang pagnanais ng tao na higitan yung kakayahan niya at manatili na lamang doon sa kung ano yung kakayahan niya at iwaksi niya yung impluensya ng mabuting pakikipag-ugnayan ng komunidad, lagi at nandoon nakaamba yung pagkakamali at panghihinayang ng taong laging nag-iisa. Kaya po dito sa bahagi ng pagninilay natin, sa unang yugto ng liham encyclical ng ating Santo Papa, sinasabi doon at malinaw na ipinapakita kung ano yung madilim na bahagi ng buhay ng tao ngayon na kanyang kinasasadlakan. At itong madilim na buhay ng tao na kinasasadlakan niya sa makabagong panahon ay pwede nating tawagin at ito po'y aking nilagyan at nilapatan ng mga salita na mga pangkasalukuyang hadlang at kultura, maling kultura ng mga tao na kung saan ay humaharang upang maisulong yung isang dalisay at totoong pakikipagkaibigan at pakikipagkapatiran. Ito po'y hinalaw natin doon sa liham encyclical ng ating pong Santo Papa. Kung papansinin po ninyo, mayroon itong tatlong mahalagang bahagi, yung unang yugto. At ito pong tatlong mahalagang bahagi para sa unang yugto ay nilapatan ko po ng mga salita na hinalaw ko din naman doon sa liham encyclical ng ating Santo Papa. Ang una po ay ang kultura, no? Ang kultura ng lubos na pag-iisa, o sa English, ito'y tinatawag nating the culture of too much isolation and loneliness. Dahil nga, ang gusto ng tao ngayon ay mapag-isa, gusto niya ay siya lamang ang mabuhay sa kanyang sarili at lahat ng kanyang ginagawa ay para lamang sa kanyang sarili, ito ay nagiging hadlang, ito ay nagiging balakid para sa isang makabuluhang pakikipagkapatiran at pakikipag-ugnayan. Kapag ang isang tao po ay nag-iisa palagi, ayaw niyang humahalibilo sa maraming mga tao, iyon ay isa ng paraan niya para putulin o di kaya bigyan ng distansya yung kaniyang sarili na lumago kasama ng ibang tao. At dito sa unang kultura na tinatanggap ng maraming mga tao ngayon na gusto na lamang mag-isa, gusto na lamang na sila lagi ang gumagawa sa kanilang sarili at ayaw nilang sila itinutulungan, kung tinitingnan natin itong tulong sa atin, sinasabi ng Santo Papa,
baka hindi ito nakakatulong. Sapagkat yung paghihiwalay ng sarili sa karamihan ay isang malinaw na tanda na inilalayo tayo nito sa katuturan ng ating buhay. Kaya nga po, hindi ba kapag tayo nakikipag-ugnayan, ano ang unang kitang-kita na gamit natin sa pakikipag-ugnayan natin? Hindi yung ating salita, hindi yung talino at talento na meron tayo, kung hindi yung unang nakikita sa atin ng mga tao na nagiging instrumento na pinagsisimula ng pakikipag-ugnayan at pag-uusap ay walang iba kundi yung ating mukha. Our face becomes the avenue of the beginning of conversation. Sa mukha pa lang ng tao, makikita mo na kung ano ang katatayuan niya sa buhay. Sa mukha pa lang ng tao, makikita mo na kung ano ang kanyang pinagdaraanan. Sa mukha ng tao, makikita mo kung ano yung nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Sa mukha ng tao, makikita mo yung kabuuan ng kanyang disposisyon at pagkatao. Kaya nga, marami ng mukha. Mukha ng paghihirap, mukha ng kaligayahan, mukha ng tagumpay, mukha ng hinagpis, mukha ng pang-aabuso, mukha ng pagdudulot ng kagaanan, at marami pang iba't ibang uri ng mukha. At dahil sa mukhang ito, hindi natin maiaalis na sa likod ng mukhang ito, nakatago yung tunay na pagkatao ng isang tao. Kaya nga, kapag tayo nag-iisa, no, we bring with us the face of loneliness. We bring with us the face of isolation. We bring with us the face of being aloof. At yung mukha ng laging sarado sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay isang hadlang upang buksan, upang humakbang sa isang panibagong pakikipag-ugnayan. At ito yung unang hadlang na sinasabi ni Pope Francis. Hindi magiging matagumpay yung pakikipag-ugnayan natin kung tinatago natin lagi yung ating mukha, kung tinatago natin lagi yung ating nararamdaman, kung tinatago natin palagi yung ating pinagdaraanan. Ngayon, tayo'y nasa yugto ng pandemya at hindi na natin halos makita yung mukha ng bawat isa. Bakit? Kung noon, hayag na hayag, kitang-kita yung mga mukha natin, ngayon, tagong-tago, mas nakadagdag pa sa pagtatago ng tunay nating nararamdaman. The Pope tells us to remove, to unmask whatever is blinding us, whatever is covering our face, in order for us to be open to a new communication, to a new dialogue, to a new form of friendship. Iyon po ang unang hadlang. Ang pangalawang hadlang po na sinasabi ng Santo Papa sa unang yugto ng Liam Encyclical ay yung tinatawag po nating kultura ng kawalang pakialam sa kapwa. Again, babalik tayo doon sa katotohanan na kapag ang tao ay mapag-isa, kapag ang tao ay nabubuhay sa kanyang sarili lamang, ang epekto po nito ay nawawalan siya ng magandang pagtingin para sa iba. Sapagkat nagiging sentro na lamang ng kanyang sarili ay yung sarili niya. Yung concern na lamang niya ay kung ano yung gusto niya at kung ano yung para sa kanya. And when we have this kind of mentality and attitude, mahuhulog tayo sa ikalawang kultura na magkakaroon tayo ng indifference and apathy. Siguro, nakakilala na tayo ng mga tao o di kaya tayo din sa ating sarili na pagka minsan tayo din ay nagiging indifferent sa ibang tao. Kapag hindi katulad ng adikain natin, yung isinusulong nila, we become indifferent. Kapag hindi natin sila katulad, kapag hindi natin sila kapareho, kapag yung gusto natin ay iba sa gusto nila, we become apathetic towards them. At ito ay hadlang sa isang bukas na pagtanggap doon sa katuturan ng pagkakaiba-iba natin. Nagiging hadlang ito sapagkat we already put a wall to supposedly opening a door, no, to enter it into a new kind of relationship. Kaya nga, kapag ang tao ay nawawalan na ng pakialam sa kanyang kapwa, nagiging sarado na siya. Hindi lamang physical na pagsasara, kung hindi maging yung panloob na pagsasara. We become too indifferent and we become too apathetic to the point that we ignore, we reject those who are in
dire need. At ito ang sinasabi ng Santo Papa na kailangan nating putulin upang buksan natin yung panibagong uri ng pakikipag-ugnayan na wala tayong itinatangi, wala tayong basta pinipili lamang. Kung hindi, binubuksan natin yung ating isip, binubuksan natin yung ating kalooban upang nang sa gayon maging bukas tayo sa lahat ng tao, anuman ang katatayuan nila sa buhay, maging sila man ay pabor sa atin o hindi, pero binubuksan pa rin natin at nilalawakan natin yung ating pagtingin at pangunawa para sa kanila. Sa gayon, nagiging malawak din yung ating pagtingin naman sa ating sarili at nabubuksan natin yung ating sarili, mas napapalago natin yung ating sarili kasabay ng pagpapalago natin sa sarili ng iba. Iyon po ang pangalawang hadlang. Ang una ay the culture of isolation. At ang pangalawa ay the culture of indifference and apathy. Ang ikatlong yugto sa unang yugto ng liham encyclical ng Santo Papa ay yung tinatawag naman po nating kultura ng lubos na paghangad ng pansariling karapatan at malabis na pagtatangi sa iilan. In English, when we translate it, the culture of being too entitled and exclusive. Alam po ninyo, sa makabagong panahon, maraming ganitong mga tao. Yung bang kapag hindi ka nila katulad, kapag kaiba ang gusto mo sa gusto nila, kapag ibang adhikain ang isinusulong nila at iyon ay laban sa adhikain ang isinusulong mo, people become too exclusive to what they believe in. Kung ano lang yung pinaniniwalaan nila, yun lang. No? Kaya nga mapapansin po ninyo, lahat ng mga matatalinong tao, sama-sama yan. Lahat ng mga taong ang gusto ay sports, sama-sama yan. Lahat ng mga taong ang gusto ay art, sama-sama yan. So we become too exclusive to the point that we close the door of our hearts to allowing others to be part of us. At dahil nagiging exclusive tayo, gusto naman natin na lahat naman ng mga pribilehyo ay sa atin lang. Ayaw nating ito'y matikman at maipamigay sa iba at maging mapamahagi sa iba. Ngayong panahon ng pandemic, lutang na lutang at kitang-kita natin kung paano ang ibang mga tao sa buong mundo ay nagiging too entitled. Dahil ako lang ang may kakayahan, ako lang din ang dapat tumanggap. Dahil kami lang ang dapat paglingkuran, kami lang din dapat ang tumanggap ng pribilehyo na mayroon at ibinibigay sa atin. Kung papansin po ninyo itong tatlong kultura na ito na nagsisilbing hadlang sa pagbubukas ng panibagong pakikipag-ugnayan at pagkakapatiran, ito yung nais ng ating Santo Papa na ialis natin. Ito yung nais ng Santo Papa na huwag nating ipagpatuloy. Ito yung nais ng Santo Papa na iwaksin na natin upang nang sa gayon matuto tayong magbukas muli. Matuto tayong bigyan ng puwang muli yung mga taong ninanais na tayo maging kaibigan at tayo din naman sanay magnais din na maging kaibigan nila. Sa kabuuan, ito po yung laman noong unang yugto ng liham encyclical. These are the contents of the first chapter of the encyclical letter of our Pope Francis. No? Ngayon po, dumako tayo sa ikalawang yugto ng liham encyclical ng ating Santo Papa. At ito rin po ay hinalo ko pa rin doon sa sulat niya. Although, meron po akong mga dinagdag ng mga salita na mas maiintindihan natin sa ating sariling wika. At simulan po natin yung ikalawang bahagi. No? Kung kanina sabi natin, yung unang bahagi ng liham encyclical ay tumutukoy sa mga hadlang, sa mga balakid, mga maling kultura na niyayakap ng mga tao ngayon upang putulin yung tahasang pakikipag-ugnayan, pakikipagkapatiran at pakikipagkaibigan sa lahat ng tao sa buong mundo, yung ikalawang bahagi naman po ng liham encyclical ng ating Santo Papa ay nagbubukas sa atin sa panibagong pag-asa. At sa pagbubukas ng panibagong pag-asa ng ating Santo Papa, dito niya tahasang inilalatag kung may problema sa unang bahagi, kung mayroong mga balakid sa unang bahagi, sa ikalawang bahagi,
Ipinapabatid naman ng ating Santo Papa na mayroong mga lunas, mayroong mga solusyon, mayroong mga magagandang pamamaraan upang nang sa gayon itong mga balakid ay maputol, itong mga suliranin at problema ay masolusyonan. At ano-ano po ang mga lunas na ito? Tatlo pa rin po ito na sumasalamin doon sa unang tatlong balakid. Ang una pong solusyon upang bigyan ng pagsasara yung tinatawag nating mga hadlang, no? To put a stop on the hindrances that we are facing right now in the promotion of friendship and fraternity, ang una po ay tinatawag nating pagtanggap sa ating kamukha. Sino ba yung ating kamukha? Yung ating kapwa. Wala nang iba. Kahit sabihin natin na galing tayo sa iba't ibang lahi, iba-ibang estado ng buhay natin, yung iba sa atin ay nakapag-aral, yung iba sa atin ay hindi nakapag-aral, yung iba sa atin ay may hanap buhay, yung iba sa atin ay walang hanap buhay, yung iba sa atin ay mas nangangailangan ng matinding atensyon at yung iba naman ay hindi nangangailangan ng atensyon. No, the Pope tells us that one of the many antidotes, no, that we should consider in order to promote fraternity and social friendship is to become more welcoming, to be more accepting of others. Naalala ko po yung isang sinasabi ng philosopher, ang pangalan niya Emmanuel Levinas. At ang sabi niya, if you truly care for the other, yung salitang other po doon ay yung iba, yung ibang tao, yung ibang mukha, yung ating kapwa. If you truly care for the other, you're going to do what it takes to take good care of the other. At paano mo pangangalagaan yung iba bukod sa iyong sarili? Simple lang, maging mapagtanggap. We have to be more accepting. We have to be more welcoming of others. Let us throw away our differences. Yung bang differences na nagtuturo sa atin to become indifferent? Iba ako sa kanila. Kaya dapat maging iba ang pakitungo ko sa kanila. At maging iba din ang pakitungo nila sa akin. No. The Pope tells us, yes, while we would like to accept our differences, those differences should not be hindrances for us to be one, for us to be united. Yung ating mga pagkakaiba-iba ay hindi dapat maging hadlang upang tayo maging isa. Sa halip, yung ating mga pagkakaiba-iba, tingnan natin, tanggapin natin, subalit gamitin natin upang maging isa at magkaroon ng kaisahan sa isang layuning maganda para sa kahalagahan ng bawat isa. So ang una pong solusyon sa pagiging mapag-isa is maging mapagtanggap sa presensya ng iba. To be more accepting of the face of the other. To be more welcoming of the presence of others. Ang pangalawa pong solusyon o lunas sa mga hadlang at balakid sa isang makabuluhang pakikipagkapatiran at malawakang pakikipagkaibigan ay yung tinatawag naman ni Pope Francis na paggalang at pagtataguyod sa kamukha. In English, respect and being responsible to others. Yung ating unang lunas na tinatawag nating pagiging mapagtanggap, kasunod mo noon, kalakip mo noon, na kapag tayo tumatanggap, big sabihin, hindi lang natin tinatanggap yung pang-pisikal, kung hindi tinatanggap natin yung kabuuan ng tao na lumalapit sa atin. At kapag tinatanggap natin yung kabuuan ng pagkatao ng isang tao, ano pa man ang katatayuan niya, sino pa man siya sa kanyang komunidad na kinabibilangan at ginagalawan, kailangan igalang natin yung tao na kaharap natin. Sabi natin kanina, the face of a person becomes an avenue in the opening of dialogue. At sa pagiging mapagtanggap natin sa kapwa natin, iginagalang natin anuman ang itsura niya. Iginagalang natin anuman ang mga karugtong ng physical niyang anyo. Iginagalang natin yung lahat ng sa kanya. At sa paggalang natin sa pagkatao ng isang tao, minamahalaga natin siya, kaya nagiging responsable din tayo para sa kanya.
Our respect towards others may mean our being responsible towards them. Kapag tayo nagiging responsable sa ating sarili, hindi lang sana tayo responsable sa ating sarili. Kung hindi, bigyan natin ng puwang na tayo din ay maging responsable para sa iba. Kapag tayo nagiging responsable sa ating sarili, hindi lang din tayo nagiging responsable doon sa mga malapit sa atin at kakilala natin. Kahit hindi natin kakilala, kahit hindi natin kasama, kahit hindi kabilang sa grupong kinabibilangan natin, we have to respect them and we have to be responsible towards them. Ito po yung pangalawang lunas doon sa ikalawang hadlang na tinatawag nating pagiging indifferent at pagiging apathetic. If we want indifference and apathy, no, to be not part of ourselves, no, we have to start to be more respectful and to be more responsible towards others. Ang ikatlo at panghuli pong lunas o solusyon doon sa tinatawag na ikatlong hadlang para sa isang malawak na pakikipagkapatiran at malawak na pakikipagkaibigan ay yung tinatawag naman po ni Pope Francis sa kanyang Liam Encyclical na radical substitution. O sa wikang Tagalog, ito ay lubos na pagyakap sa kamukha ng walang pasubali. Meron pong isang pelikula na ito po ay inspired during the Nazis war. Ito ay sa pagitan ng mga Hudyo at mga Germans. Gagamitin ko po itong pelikula na ito upang maintindihan natin ano bang ibig sabihin ni Pope Francis na lubos na pagyakap sa kamukha ng walang pasubali o yung tinatawag na radical substitution. Hindi ba kapag sa larong basketball o sa ano pa mang laro, kapag pagod na yung isang miyembro ng grupo, madalas ito'y magpapahinga. And it is very basic na kailangan niyang magpahinga para to regain strength, para handa ulit siya sa pagpasok niya. At yung idea ng substitution natin dito, ang kahulugan nito ay parang katulad din noon, subalit mas malalim doon. Yung bang kapag nakikita mo yung kapwa mo na nakasadlak, kapag nakikita mo yung kapwa mo hirap na hirap, kapag nakikita mo yung kapwa mong wala nang kayang gawin sa buhay niya at lugmok na siya sapagkat maski siya'y sinukuan niya ng sarili niya o di kaya'y hindi siya makaahon doon sa sitwasyon at pangyayari na kinasasadlakan niya sa ngayon, hindi lamang siya yun at dapat na siya lang ang magdala nun. Kung hindi, there must be another face. At sino yung another face na yun? That another face must be yung kanyang another kapwa, yung kanyang another kamukha. Lahat ng tao dumaraan sa pagsubok, iba-iba lang ang mukha ng pagsubok natin. Lahat ng tao may paghihirap na sinusuong sa buhay, iba-iba nga lang yung mukha ng pagsubok na ito na dumarating sa buhay natin. That is why the Pope is telling us, when we become more welcoming of others, when we become more respecting and responsible towards others, kaya natin silang palitan. Yung salitang palit dito ay hindi yung i-dispose mo na yan, palitan mo na yan. Hindi. Ang ibig sabihin ng substitution, radical substitution, yung bang matinding pagpapalitan. Yung you're going to put yourself into the shoes of another. Hindi lang awa yung mararamdaman mo sa kapwa mong naghihikahos. Hindi lang din simpatya yung ibibigay mo sa kapwa mong nakikita mong lupasay, lugmok at hindi nang makabangon sa tindi ng dinadala niya. Kung hindi, higit pa sa simpatya, higit pa sa pakiramdam ng pagkaawa at pagkahabag, ay you're going to do something in order to allow yourself to feel what the other feels. To allow your face to experience what the other face experiences. And that is radical substitution. Yung bang magpalit kayo ng posisyon, hanguin mo siya para kahit papano naman ay makaramdam siya ng kagaanan sa buhay niya.
Yung hayahayaan mo yung sarili mo, nadanasin mo yung paghihirap niya, ng kapwa mo, upang siya naman ay maiangat mo sa pagkalugmok niya, sa problema niya. That is radical substitution. At ito yung mahalagang mga pananalita at mensahe ng Santo Papa dito sa ikatlong lunas na magiging sandata natin upang maiwaksin natin yung mga hadlang doon sa mga pumipigil upang ang mga tao ay magkalapit, upang ang mga tao ay maging magkaibigan, upang ang mga tao ay maging bahagi ng isang pamilya na nagmamahalan, nagmamalasakitan, at nagiging mapangalaga para sa bawat isa. Sumatotal, ito po yung tatlo na lunas o solusyon laban sa mga balakid at hadlang para sa isang tunay na pagsusulong ng halaga ng pakikipagkapatiran at malawakang pakikipagkaibigan. Language is and not should be a barrier to be more welcoming of others. Because the only visible sign of embracing others and loving others is the universal language of love. Lahat ng tao nagmamahal. Lahat ng tao may kakayahang magmahal. At anuman yung pagmamahal na meron ka sa sarili mo, katulad ng sinasabi ng Santo Papa sa kanyang pagpapalawig ng parabola ng mabuting Samaritano, kapag ang tao ay tunay na nagmamahal at iyon ay pinapangalagaan niya sa kanyang sarili, hindi maaari na hindi iyon lalabas sa kanyang sarili. Love must have a diffusive character. Yung you give love to other people. Hindi mo man sila katulad ng pananampalataya, hindi mo man sila katulad ng estado sa buhay, hindi man kayo magkalahi, but you have this instrument as to how you will be able to reach out to others, and that is love. Sa panghuli, merong manghadlang sa buhay natin para maisulong natin ang tahasan yung halaga ng pakikipag-ugnayan sa kung sino pa mang mga tao sa buong mundo. Merong mang mga balakid na humaharang sa atin sa daan. Merong mang mga walls that block us along the way when we are at the point of reaching out to others. Hindi pa rin natin ito dapat bigyang pansin. Sa halip, wasakin natin yung mga balakid na yon. Let us not build walls. Instead, let us build bridges so as to reach, no, the other ends of the world. Ang mga tao ngayon nagiging walang pakialam, lalo na sa mga taong higit na nangangailangan, no? We see that from the news, we heard it from the news, we read it from the newspapers, mga taong nakakaranas ng matinding gera sa iba't ibang panig ng mundo na nais nilang takasan yung hirap na humahabol sa kanila. Nais nilang takasan yung halik ng kamatayan sapagkat alam nila mayroon pa silang pwedeng gawin at marami pa silang pwedeng gawin kung sila ay nabubuhay at kung sila ay mabubuhay. That is why if we truly love ourselves, it will reflect, no, in the way we should deal with one another. Panghuli, hayaan natin na yung salita ng ating banal na Papa, Pope Francis, ay mag-iwan sa atin ng inspirasyon na totoo, maraming hadlang sa buhay pakikipag-ugnayan, sa pagpapanumbalik ng mga nasirang pagkakaibigan, subalit, hindi natin dapat ito patagalin. Hindi natin ito dapat hayaan nasirain yung kung ano pa yung mga mabubuting bagay na pwede pa nating gawin. The past life that we have should not define us. The painful experiences that we go through should not define us. Instead, we should rise above all these painful experiences and difficulties that we have gone through. And we start anew with an open heart and a more positive mindset to begin again and to begin anew. Kaya nga, ito pong unang dalawang yugto na ito na bahagi ng Liam Encyclical ng ating Santo Papa ay makapagpapalakas sa atin upang mas isulong natin yung kahandaan nating ibukas
yung ating mga palad at titigan natin ang mukha ng bawat isa at yung pagtitig natin sa mukha ng bawat isa ay maging pagtitig ng pagtanggap. Yung titig natin sa bawat mukha ng bawat isa ay maging pagtitig natin sa kabutihang taglay ng bawat isa. Yung pagtitig natin sa kapwa natin ay maging daan ng paghahatid natin ng kagaanan, ng buhay para sa bawat isa. Let our faith be a concrete manifestation of our love to others. Baguhin natin yung mukha natin, kung paano tayo tumitingin at kung paano natin ipinipresenta yung ating mukha kapag umaharap tayo sa iba. Katulad ng sinasabi ng Santo Papa, let our presence and let our face be the presence and face of our Lord Jesus Christ. Katulad kung paanong ang mukha ng Diyos ay laging nakatingin sa atin. Sabi nga sa unang aklat sa Lumang Tipan, in the book of Genesis, chapter 1, verses 26-27, we are created in the image and likeness of God. Ibig sabihin, sumasalamin sa mukha ng bawat isa sa atin yung magandang imahe ng mukha ng Diyos. Hindi lang pang-pisikal na pagsalamin, kung hindi pang-loob na pagsasalamin ng mukha ng Diyos para sa atin. And so, we allow the face of God to be our face. We allow the heart of God to be our same heart. And when we do that, we become truly friends to others. We become truly brothers and sisters to others. At bilang pagtatapos po ng ating pagtalakay at pagninilay na ito, sa unang dalawang bahagi ng Liam Encyclical, nais ko pong mag-iwan sa inyo ng mga ilang katanungan. At ito pong mga tanong na ito ay magsisilbing gabay natin sa pagninilay upang mas palalimin pa natin, mas maging personal tayo doon sa liham at paalala sa atin ng ating Santo Papa. At ano po itong dalawang mahalagang tanong na ito na pwede nating pagnilayan? Ang una po ay yung tinatawag nating na ano na ang kabutihang nagawa ko sa aking kapwa? Kung mayroon, ano ito? At kung mayroon, bakit mo ito nagawa? At kung wala pa naman, anong dahilan bakit hindi mo magawa na maging mabuti sa iyong kapwa? Dahil ba ito sa nakaraang karanasan na ikaw ay nawalan na ng gana na maging mabuti sa iba sapagkat ang ibinabatong karanasan sa iyo ng mga tao ay masama? Ikaw ba'y lagi na lamang nasasaktan sa iyong pakikipag-ugnayan? Well, that is a challenge for you. That is a challenge for all of us. At ang ikalawang tanong ay, bilang kapwa ng aking kapwa at bilang kamukha ng aking kamukha, handa ba akong maging mabuting tagapangalaga ng iba ng may totoo at dalisay na pagmamahal at pagtatanggol sa kanila? Can we be truly brothers keepers? Pwede ba nang ipagkatiwala ng iba yung buhay nila sa iba? No? Magagawa ba nating pangalagaan ang buhay ng iba? O hindi natin kayang pangalagaan ang buhay ng iba? So, these questions are questions, guide questions for our personal reflections. Muli po, maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo sa pakikinig at sana po'y kahit papaano meron po kayong napulot na mga magandang paalala mula po sa Liam Encyclical ng ating Santo Papa na may titulong Fratelli Tutti. Let this message of our Holy Father be our guide, be our inspiration as we go through life. Hayaan natin na yung maging basihan ng lahat ng uri ng relasyon na mayroon tayo ay yung nag-iisang pamantayan ng Diyos. Nakipagkaibigan ng Diyos sa atin noong siya'y nagkatawang tao at yung pagkakatawang tao ng Diyos ang simula ng isang mas malalim na pakikipagkaibigan. In the Gospel of John, the Lord tells us, I call you no longer as slaves because the slaves do not know what the master is doing. But I call you friends because the Lord reveals to us everything about Him. Let us try and let us struggle and strive to be truly friends to one another, just as God is to us. Muli po, maraming salamat at pagpalain po kayo ng Poong May Kapal.